Jadi ini satu dua ke sini. Kita selalu pernah makan sama Iwan. Terima kasih, Sans. Magsitayo na po. Magalak tayong lahat, si Jesu Kristo'y nabuhay, nanaig sa kamatayan. Alleluia, alleluia. Panginoon ang nagirang sa tinubos niyang bayan, nagpupuring mga hinirang, masayang nagdiriwang. Magalak tayong lahat,
si Jesu Kristo'y nabuhay, nanaig sa kamatayan. Alleluia, alleluia. Sa ngala ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoon sa Kristo, ang pag-ibig ng Diyos sa Ama, at ang pakikipagkais ng Espiritu Santo, naway sumayin yung lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos. At sa inyo, mga kapatid, nalubha akong nagkasala sa isip, sa salita, at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo, mga pangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kami naway maging lalong masigasig sa pagdiriwang ngayon ng iyong pag-ibig, sapagkat sa panong ito ng pagkabuhay, higit naming nalalaman na ang mga hinango mo sa dilim ng kasalanan ay katibayan ng iyong pagkakamaasahan. Sa pamamagitan ni Yesu Kristo kasama ni Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, si Felipe ay inutusan ng isang anghel ng Panginoon. Pumunta ka agad sa timog sa daang patungong Gaza mula sa Jerusalem. Ito'y ilang, kaya't naparoon si Felipe. Sa darating naman ang isang Etiopeng Iyonoko, siya ang tagapamahala sa lahat ng kayamanan ng Candace o reyna ng Ethiopia. Nagpunta siya sa Jerusalem at sumamba sa Diyos. Siya'y pauwi na noon. Nakasabay sa kanyang karuwahe at nagbabasa ng aklat ni Propeta Isaías. Sabayan mo ang sasakyang iyon, sabi ng Espiritu kay Felipe. Patakbong lumapit si Felipe at narinig niyang binabasa ng Iyonoko ang aklat ni Propeta Isaías. Kaya tinanong niya ang Iyonoko, nauunawaan po ba ninyo ang inyong binabasa? Paano kung mauunawaan ito kung walang magpapaliwanag sa akin? Sagot nito. At si Felipe inanyayahan niyang sumakay sa karuwahe at umupo sa tabi niya. Ito ang bahagi ng kasulatang binabasa niya. Kung paanong walang imik ang tupa na dinadala sa patayan, o ang kordero sa harapan ng manggugupit, gayon din naman, hindi siya nagbuka ng kanyang bibig. Siya'y hinamak at pinagkaitan ng katarungan. Walang maitatala tungkol sa kanyang mga inapo, sapagkat kinitil dito sa lupa ang kanyang buhay. Sabihin mo nga sa akin, wika ng Iyonoko kay Felipe, sino ba ang tinutukoy dito ng propeta? Sarili ba niya o iba? Buhat sa kasulatang ito'y isinalaysay ni Felipe ang mabuting balita tungkol kay Jesus.
Nagpatuloy sila sa paglalakbay at dumating sa isang lugar na may tubig. May tubig dito, sabi ng Iyonoko. Ako ba'y hindi pa maaaring binyagan? Sinabi sa kanya ni Felipe, maaari kung sumasampalataya ka ng buong puso. Sumagot siya, sumasampalataya ako na si Hesukristo ang anak ng Diyos. Pinatigil ng Iyonoko ang karwahe. Lumusong silang dalawa sa tubig at bininyagan siya ni Felipe. Pagkaahon nila sa tubig, si Felipe kinuha ng Espiritu ng Panginoon. Hindi na siya nakita ng Iyonoko na nagpatuloy naman sa kanyang paglalakbay na tuwang-tuwa. Namalayan na lamang ni Felipe na siya'y nasa Asoto. Mula roon, ipinangaral niya ang mabuting balita tungkol kay Jesus sa lahat ng bayang dinaraanan niya hanggang sa marating ang Cesarea. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sang kalupaang nilalang, galak sa pooy isigaw. Sang kalupaang nilalang, galak sa pooy isigaw. Ang lahat ng bansay magpuri sa Diyos. Inyong iparinig, papuring malugod. Iningatan niya tayong pawang buhay, di tayo bumagsak, di niya binayaan. Sang kalupaang nilalang, galak sa pooy isigaw. Lapit at makinig ang nagpaparangal, sa Diyos at sa inyo'y aking isasaysay. Ang kanyang ginawang mga kabutihan. Noong ako'y balisa, ako ay dumaing. Dumaing sa Diyos na dapat purihin. Handa kong purihin ng mga awitin. Sang kalupaang nilalang, galak sa pooy isigaw. Purihin ang Diyos, siya'y papurihan. Yamang ang daing ko'y kanyang pinakinggan, at ang pag-ibig niya ay aking kinamtan. Sang kalupaang nilalang, galak sa pooy isigaw. Magsitayo na po ang lahat. Alleluia. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Pagkaing dulot ay buhay, si Jesus na poong mahal. Buhay natin siya kailanman. Alleluia, 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 alleluia. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao, walang makalalapit sa akin malibang dalhin siya ng amang nagsugo sa akin. At ang lalapit sa akin ay muli kong bubuhayin sa huling araw. Nasusulat sa aklat ng mga propeta, at silang lahat ay tuturuan ng Diyos. Ang bawat nakikinig sa Ama ay natuturo at natututo ay lalapit sa akin.
Hindi ito nangangahulugang may nakakita na sa Ama, iyong magmula sa Diyos ang tanging nakakita sa Ama. Sinasabi ko sa inyo, ang nananalig sa akin ay may buhay na walang hanggan. Ako ang pagkain nagbibigay buhay. Kumain ng mana ang inyong mga ninuno nang sila'y nasa ilang, gayon may namatay sila. Ngunit ang sino mang kumain ng pagkain bumaba mula sa langit ay hindi na mamamatay. Ako ang pagkain nagbibigay buhay na bumaba mula sa langit. Mabuhay magpakailanman ang sino mang kumain nito. At ang pagkain ibibigay ko sa ikabubuhay ng sanlibutan ay ang aking laman. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Mga minamahal kong kapatid, narinig natin sa ating unang pagbasa sa gawa ng mga apostol, si Pilipe at ang Yonoko na nagtagpo. At yung pagtatagpo ni Pilipe at nung isang Yonoko ay isang gawa o ay isang effort o effort ng ating Panginoon. Ibig sabihin, yung kanyang pagkakatuto o yung kanyang pagkakadiscover at pagtatagpo nila ni Pilipe upang maintindihan ang pahayag ng Propeta Isaías ay initiative ng Diyos. Ibig sabihin, mga minamahal kong kapatid, ang Diyos ang siyang may dahilan kung bakit itong Yonoko, bagamat hindi naniniwala, bagamat may ibang pinaniniwalaan, ay matagpuan ng Diyos. Sa atin ding buhay, mga minamahal kong kapatid, ang lahat ng mga biyayang atin pong natatanggap o tinatanggap mula sa Diyos, sa misa, grasya nagmumula sa mga bagay na ating ipinapanalangin, o grasya kapag tayo ay nakakatagpo ng mga suliranin, mga problema, ito po'y initiative ng Diyos. Ito po'y nagmumula sa Diyos. At ito po, kapag tayo'y handa tanggapin ang mga biyayang ito, puspus po, no? Ito po'y ating nagagamit upang mapaglabanan ang mga tukso na dumarating sa ating buhay. Upang patuloy na maging tapat sa kalooban ng Diyos. Kaya nga mga minamahal kong kapatid, napakahalaga na bagamat ito'y nagmumula sa Diyos, napakahalaga na dapat handa ang ating kalooban. Ano po bang ibig sabihin ng handa yung ating kalooban? Kanina po, sinabi sa ating mabuting balita, narinig ninyong ipinahayag na sinabi ni Jesus na siya ang tinapay na nagbibigay buhay. At ito po yung grasya na ating itinatanggap o tinatanggap sa ating banal na misa. Kung hindi po tayo handang tanggapin ang ating Panginoon at yung grasya na kaakibat ng pagtanggap sa katawan ng ating Panginoon, hindi rin po tayo magbe-benefit doon sa isang pagbabago o isang biyaya na maaring makapagpabago ng ating buhay o makapagpatatag sa atin sa gitna ng temptasyon. Bakit? May initiative ang Diyos, dinala tayo sa simbahan, pero hindi inihanda ang sarili. Tumanggap ng banal na komunyon nang hindi nangungumpisal. Diba? Nandun yung grasya ng Diyos. Magbalik, pagsisiya ng kasalanan, magpunta sa simbahan, magsimba, ayusin ang sarili. Ito'y biyaya ng Diyos. Pero yung pakikiisa doon sa grasya at biyaya ng Diyos, nakasalalay at desisyon natin yon, mga minamahal kong kapatid, na ating pinipili. May initiative ang Diyos, ibinibigay sa atin upang tayo'y mabago, mapaglabanan ng mga temptasyon na ito, pero ito po'y nakasalalay din sa ating pakikiisa at kahandaan ng ating kalooban. Kaya nga mga minamahal kong kapatid, tulad ng mga taong nagugutom, nagkakaranas ng
malnutrition dahil sa hindi sapat na pagkain at nutrisyon, meron din po tayong tinatawag sa ating pananampalataya na spiritual malnutrition. Ano po bang ibig sabihin nun? No? Maari na tayo ay nage-effort, magsimba, magdebosyon, ibigay yung ating sarili dun sa mga external, pero wala naman tayong natatanggap sa ating sarili na biyaya mula sa Diyos. Walang nutrition, walang grasya na siyang nakapagpapatatag sa atin. Kaya ano bang nangyayari sa isang malnourished na bata? Diba? O isang malnourished na tao, eventually they die. At ganun din tayo kapag ka hindi maayos ang ating pagkakaugat sa ating Panginoon. Maaari ring magdulot ito sa atin ng kamatayang espiritual na mas malala. No? Yung kamatayang ito ng espiritual, bagamat tayo ay nakikita nagsisimba at ibinibigay yung ating sarili, hindi naman tayo nito nababago. Hindi naman naayos ang ating buhay. Bakit? Hindi handa ang kalooban. Kaya nga mga minamahal kong kapatid, magandang paalala ito sa atin sapagkat parati tayong tumatanggap ng katawan ni Kristo. Magandang pagnilaya natin, no? Sinabi ng Panginoon, siya ang nagbibigay, no? Siyang tinapay na nagbibigay buhay, ibinibigay ng Diyos ang kanyang sarili na buong buo sa sakripisyo ng banal na misa. Yung kanyang sakripisyo sa banal na misa ngayon at yung sakripisyo niya sa krus ay iisa. Yung pag-aalay ng kanyang sarili sa hindi madugong paraan para sa atin. Kung gayon, kung ipinagpapasa ngayon ng banal na misang ito yung kalbaryo sa krus ng ating Panginoong Jesucristo, marapat lamang tayo'y maging handa at handa yung ating kalooban upang tanggapin siya. Ibinigay niya na ang lahat, isinakripisyo na niya ang kanyang sarili. Tayo din kailangan mag-effort, no? Na mamatay para sa sarili, no? Upang ating matagpuan ng Diyos, upang matanggap yung biyayang makapagpapabago sa atin. At hindi po yan posible kung hindi dahil sa pagkukusa ng Diyos at pagpili ng Diyos na unang-una mahalin tayo. Unang-una magbigay ng kanyang sarili. Sa makatwid, kung ito yung ginawa ng Diyos, ano naman yung gawain natin o inaasahan sa atin bilang mga Kristiyanong tagasunod kay Jesus. Tulad ng kanyang pag-aalay ng sarili upang magkaroon o bigyan ng buhay ang iba, tayo rin ay inaasang mamatay sa sarili. Mamatay sa kasalanan, mamatay sa mga bagay na naglalayo sa atin sa Diyos upang magbigay buhay sa iba, sa ating kapwa. Yung ating mabuting halimbawa, yung ating patuloy na pagsunod sa kalooban ng Diyos, yung biyaya at grasyang nararanasan ng ating kapwa dahil sa pagsunod sa ating Panginoon ay siguradong makapagpapabago. Hindi natin kailangan asahan yung ating sarili tulad nung yunoko na nagbabasa na hindi niya maintindihan na pagpapahayag ng propesiya ng Propeta Isaías, ito'y naunawaan niya dahil naging bukas siya sa kalooban ng Diyos. At dahil naging bukas siya sa kalooban ng Diyos, binuksan ng Diyos ang kanyang isipan. No? Ginamit ng Diyos si Felipe upang mabuksan yung kanyang isipan sa katotohanan ito. At doon ding araw na iyon, pagkatapos na kanyang maunawaan yung kanyang binabasa na hindi niya maintindihan ng una, siya'y napagbinyag. So sa huli, kapag tayo'y binago ng grasya ng Diyos o kapag dating natatanggap ng ang biyaya ng Diyos, kailangan merong pagbabago sa sarili. Hindi pwedeng manatiling masama ang isang taong pinuspos ng biyaya ng Diyos. Kailangan may pagbabago ng landas, may pagtatahak sa landas na matuwid sapagkat nababaliwala
nawawalan ng saysaya ang mga ating natatanggap na biyaya kung patuloy tayong namumuhay sa kasalanan. Kaya sa kahuli-hulihan, mga minamahal kong kapatid, ano ngayon yung panalangin natin sa Diyos? Ang panalangin natin, tayo ay maging tapat na sumusunod sa Kanyang kalooban. Tayo ay manatili o sana'y mapuspos ng biyaya upang maihanda natin parati ang sarili sa pagtanggap sa ating Panginoon. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, lumapit tayo ngayon at manalangin sa Diyos Ama na sa kabutihan ng kanyang puso ay isinugo ang kanyang anak ang tinapay ng buhay. Sa bawat panalangin ng ating pong itutugon, Ama, turuan mo kami sa pamamagitan ng iyong anak. Ama, turuan mo kami sa pamamagitan ng iyong anak. Ang bayan ng Diyos na pinalalakas ng Eukaristiya, naway magkaisang mamuhay sa pananampalataya at pag-ibig. Manalangin tayo. Ama, turuan mo kami sa pamamagitan ng iyong anak. Sa pagtanggap natin sa Eukaristiya ng may pagpapahalaga, naway mapalalim natin ang pag-ibig sa isa't isa. Manalangin tayo. Ama, turuan mo kami sa pamamagitan ng iyong anak. Tayo'y naway hindi magkulang sa pagbabahagi ng mga biyaya sa mga nangangailangan. At sa gayoy ay makatulad tayo ni Kristo na nag-aalay ng sarili. Manalangin tayo. Ama, turuan mo kami sa pamamagitan ng iyong anak. Ang mga may karamdaman sa katawan at pag-iisip, naway palakasin ng kanilang pagtanggap sa katawan at dugo ni Kristo sa Eukaristiya. Manalangin tayo. Ama, turuan mo kami sa pamamagitan ng iyong anak. Ang mga yumao, naway makabahagi sa ipinangakong piging sa langit ng Panginoon. Manalangin tayo. Ama, turuan mo kami sa pamamagitan ng iyong anak. Mga minamahal kong kapatid, ating ilapit sa Panginoon ang mga personal nating kahilingan. Ilapit po din natin ang lahat na nagpamisa at ang lahat na mga kaluluwa sa purgatorio. Manalangin tayo. Ama, turuan mo kami sa pamamagitan ng iyong anak. Ama naming makapangyarihan, patnubayan mo kami sa aming paglalakbay at tulungan kaming umulat sa daan ng iyong anak na si Jesus sa siyang tinapay ng buhay. Inihiling namin ito sa pamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha sa paghahain ng banal na pagpapalitan ng iyong mga kalob at aming alay, kaming pinagsasalamo sa iyong buhay na namumukod tangi at walang kapantay.
Ipagkalam ang aming pakinabangan sa iyong pakikisamang aming maasahan ay siya rin umiral sa aming pamumuhay araw-araw sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat ni ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa nitong boss sa aming lahat. Siya'y talagang maasahan at ang katapatan niya sa pananagutan ay siyang bumago sa dating pamumuhay. Sa sangkatauhang namihasa sa pagkasalawahan, ang dangal ng tao ay ganap na itinampok upang mamana namin sa pakikipagkapatid kay Jesus. Kaya kaisa na maanghelig si awit ng papuri sa iyo nang walang humpais sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng Espiritu gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bagi niya pinagtisang kusang loob na maging andog, hinawa kanyang tinapay, pinasalamatin kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin niyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na iyahandog para sa inyo. Gayun din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin niyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, nang bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sige pagkapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ng misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis ang kakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magkasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco naming Papa at ni Jose naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabuhay. Gayun din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagidapat ng lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na malabiring Maria ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang San Jose, kaysa na mga apostol ni San Juan Bautista, at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamagitan ng iyong anak, naming Panginoong Jesucristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos sa mga makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubilin na mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka,
Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Iniling namin kami Diyas sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at layis lahat ng kapahamakan, samantalang aming pininanibigan ang nakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Ito ngayon mong aming pananampalatay, ito ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan, pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, asama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Mga kapatid, ito si Jesus ang Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapala tayong inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Pagsisanggal lang nawa tayo ng katawan ni Kristo para sa buhay na walang hanggan. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Kong minamahal pag
kain ka at inumin ng napapagal. Pagdurusama ng iyong kalis, kapanatilihan may kubli. Ang aking nais, makapiling ka sa bawat saglit. O Jesus kong minamahal, pagkain ka at inumin ang napapagal. Pagdurusama ng iyong kalis, kapanatilihan may kubli. Ang aking nais, makapiling ka sa bawat saglit. Announcement: pagdalaw ng Birhen ng Antipolo sa Poong Jesus Nazareno ng Quiapo. Ang lahat po ay inaanyayahan, lalo na po ang mga ministry, organisasyon at samahan ng ating simbahan na salubungin ang pagdating ng mahal na Birhen ng Antipolo dito sa ating simbahan sa darating na April 29, 2023, Sabado. Ang misa ng pagtanggap ay sa ganap na 10 ng umaga na pangungunahan ng ating rektor na si Reverend Father Rupino Sescon Jr. Mananatili po ang mahal na Birhen ng Antipolo hanggang Linggo, April 30, 2023. At ang misa naman ng pamamaalam ay sa ganap na 6 ng gabi na pangungunahan naman ni Reverend Father Reynante Tolentino, rektor ng Antipolo Cathedral, at susundan ito ng alay lakad para sa kapayapaan patungong Antipolo. Makiisa po tayo. Maraming salamat po. Pinaaalalahanan pa rin po ang lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Bagkos, dapat nating ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards, ang pagsusuot ng tamang face mask. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor ng Itim na Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, may natili kang kapiling ng iyong sambayanan na ngayon pinapakinabang mo sa iyong sariling buhay at gawin mo kaming pasulong na makakabang mula sa dati naming pagkamakasalanan patungo sa pagbabagong nagdudulot ng iyong kabutihan sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na po ang Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sang katauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsasumamo sa iyo. Makamtanawa nilang inyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ay kanilang iibigin paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Mayo kayong tagdayang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuhok
ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mo kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulualhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin.